Sa panahon ngayon, lahat iniisip ang mabilis at convenient na paraan sa mga bagay-bagay. Kahit hindi na natin iniisip ang Mother Nature. Di na iba dito ang subject tungkol sa styrofoam at plastic use. Samahan niyo kami sa dokumentaryo ito na magpapakita ng masasamang epekto ng styrofoam at ang mga NGO na may advocacy laban dito. Ano nga ba ang styrofoam at plastics? Ang styrofoam ay mura lamang. Ang karaniwang paraan ng pag-recycle ng styrofoam ay una, ginigiling ang mga ito, iniinit at ginagawang bago na naman. Kung gusto ng iba na gawing mas matibay ang styrofoam, mas matagal at komplikado ang magiging proseso. Sa plastics naman, ang una ay siyempre hiwa-hiwalayin ang iba't ibang uri. Pagkatapos ay tutunawin at bubuo ng bagong plastic. Pwede rin namang pupunit-punitin at gagawing maliliit na granules. Ngayon alam na natin kung ano ang styrofoam at plastics, alamin naman natin ano ang mga gamit nito. Pinipigilan ito ang pagtulo at hindi nagbabago ang kanyang hugis. Ang mga bagong lutong pagkain ay nananatiling mainit. Ang prutas, gulay at itlog ay nananatiling sariwa at buo. Protektahan ng mga ito ang mga padala ng hindi nakakadagdag sa bigat ng kagamento. Ngayon na alam na natin ang kagamitan ng styrofoam at plastics, meron kayong mga masamang epekto ang mga ito? Nakakalason na kemikal ang humahalo sa pagkaing nilalaman nito. Gawa ito sa petrolyo, isang nakakamatay na kemikal na hindi dapat hinahalo sa pagkain. Hindi ito nabubulok, kaya napupuno niyang mabilis ang mga landfills. Ang mga hayop na makakakain ng basurang styrofoam ay mamamatay dahil hindi ito natutunaw sa kanilang katawan. Dahil sa masasamang epekto ng styrofoam at plastic use, mayroon mga non-government organizations laban sa mga ito. Maraming NGOs ang mga tumutulong sa pag-alis ng styrofoam at plastic sa araw-araw na gamit, lalo na sa mga fast food. Ito ang aplikasyon ng Sea Judge Act sa styrofoam at plastic use. Kapayapaan ang ating pinakahahangad sa ating mundo ngayon. Pollution ang bumabalot sa ating society sa loob at labas. Tumulong tayo sa styrofoam at plastic use advocacy at para bukas ang kabataan ay may masayang mundong titirahan.